Dumating na ang araw na kinatatakutan ni Marky. Kasal na sila ng asawa niyang si Darla. Nalalapit na rin ang honeymoon nila. Ilang beses siyang nagsanay sa sarili na pagnasaan ng asawa. Tuwing tulog ito at maiksi lang ang suot, sinusubukan niya itong pagpantasyahan, yakapin, hawakan at halikan. Pero wala talaga. Hindi pa rin siya nakakaramdam ng init dito. Hindi nito napapatayo ang kanyang alaga. Alam niya kung ano ang dahilan. Sa lalaki lang kasi ito tumitigas. Oo, alam niya sa kanyang sarili na bakla siya. Isang discreet gay. Ngunit wala pang nakakaalam nito maliban lang sa kanya. Kahit ang kanyang asawa ay walang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao na matagal na niyang tinatago. Noon pa man ay sa lalaki na talaga siya attracted. Dito siya mas nakakaramdam ng init. Dito rin tumitigas ang kanyang pagkalalaki. Pero natakot siyang ilabas ang totoo dahil sa pagiging homophobic ng mga magulang niya. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Oras na malaman ng mga ito na hindi siya straight. Lalo na ang ama niyang sobrang laki ng galit sa mga bakla. Katunayan, wala sa lahi nila ang mga bakla. Noong kabataan pa kasi niya, madalas magdala ng bisita ang kanyang ina sa bahay nila. Karamihan sa kanila ay puro mga babae na barkada nito. Dahil doon, lumaki siyang puro mga babae rin ang nakakasalamuha sa bahay at naging kaibigan sa eskwela. Kaya nang magkaroon na siya ng sariling isip, parang na-curious siya kung ano nga ba ang pakiramdam ng magkaroon ng kaibigang lalaki. Simula noon, sinubukan niyang makipagkaibigan naman sa mga lalaki. Subalit akala niya ay magiging madali lang. Pero ang hirap pala. Lalo na't nasanay na siya sa mga bagay o usapan na pangbabae. Ni hindi niya alam kung paano palalawakin ang usapan kapag lalaki ang kaharap. Dahil dito, nahirapan siyang magkaroon ng lalaking kaibigan. Hanggang sa unti-unti niyang maramdaman sa sarili na parang hindi na kaibigan ang gusto niya sa isang lalaki. Tuwing makakakita kasi siya ng gwapo o attractive na lalaki, ay parang lumulukso ang puso niya sa tuwa. Doon nagsimula ang lahat. Doon niya nakumpirma sa sarili na hindi nga siya straight. Sobrang struggle na magtago ng tunay na sexualidad, lalo na sa sariling magulang. Pareho pa namang galit sa mga bakla ang ama at ina niya. Ilang beses pa nga siyang biniro ng mga ito noon na kapag lumaki daw siyang bakla, ay hindi sila magdadalawang isip na isako siya at itapon sa dagat. Dahil dito, napilitan siyang magpanggap na straight kahit nasa kaparehong kasarian din tumitibok ang kanyang puso. Napilitan siyang manligaw ng babae para lang mapaniwala ang mga ito na tunay siyang lalaki. Ngayon ay kasal na sila ni Darla. Ang layo na ng narating nila. Ang layo na rin ng narating ng pagpapanggap niya. Nagawa niyang ibigin at pakasala ng babae. Pero hindi siya siguradong kung magagawa niya itong bigyan ng anak. Kahit ano kasing gawin niya ay wala talaga siyang nararamdamang pagnanasa rito. Paano kung sa honeymoon nila ay mahalata ng babae ang pagiging mahina niya sa kama? Dalawa lang ang nakikita niyang posibilidad. Pwedeng pintasan siya nito o pwede nitong mabisto ang katotohanan sa kanya.
Kapag nangyari ang kahit isa sa mga yon, hindi na niya alam kung may mukha pa siyang maihaharap sa mundo. Tuwing wala sa bahay ang asawa, lagi siyang nagbababad sa panunood ng mga malalaswang video kung saan puro babae ang mga bida. Nagbabakasakali siya na yun ang gigising sa katauhan niya bilang lalaki. Pero wala talaga. Sa huli ay sa kapwa lalaki pa rin siya tinitigasan at ginagapangan ng init sa katawan. Nang gabing yun ay sinubukan niyang lambingin ang asawa. Maggayakap sila habang magkalapit ang mukha. Ilang oras din silang nagkwentuhan bago makaramdam ng antok. Bigla na lang naalimpungatan si Marky nang maramdaman ang paninigas ng katawan. Kasunod nun, ang nakaririnding bulong na nagpatayo sa kanyang balahibo. Pagmulat niya ng mata, nagulat siya dahil tila may nagbago sa ayos ng kwarto nila. Wala na rin sa tabi niya ang asawa. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad doon ang isang nilalang na itimang katawan. May pakpak na nakadugtong sa kamay at may malalaking mga mata na bahagyang nakalawlaw sa sisidlan. Nangilabot si Marky nang masilayan yun. Nais niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na boses sa bibig niya. Pati paggalaw ay hindi niya magawa. Unti-unting lumapit sa kanya ang nilalang hanggang sa pumatong ito sa katawan niya. Naramdaman niya ang tila pagtigas ng pagkalalaki nito habang hinihipuan ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, ibinuka ng nilalang ang bibig at lumabas doon ang isang dila na tila may sariling buhay. Gumapang yun sa kanyang liig patungo sa dibdib hanggang sa maramdaman niyang pumasok ito sa kanyang salawal at pumulupot sa kanyang ari. Doon biglang nagising si Marky. Pawis na pawis siya nang bumangon sa kama. Isang panaginip lang pala ang lahat. Masamang panaginip. Paglingon niya sa tabi ay mahimbing pa rin ang kanyang asawa. Muli siyang humiga at yumakap dito. Sa paraang yun na lang niya nilabanan ng takot. Kinabukasan ay naging abala silang mag-asawa sa dumating na bisita. Karamihan ay miyembro ng bawat pamilya nila. Sa pagkakataong yun, kasamang bumisita ang mga kamag-anak ng babae na galing Amerika. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagpakilalang pinsan ng babae. Hi, ikaw pala ang asawa ni Cassin? Napakagwapo mo pala sa personal. Hindi na ako magtatakang ikaw ang nagustuhan ni Insan. Masayang bati nito sa kanya. Mistiso ang lalaki at umaapaw sa kogapuhan. Lihim na namula ang pisngi ni Marky habang pinagmamasdan ito. Sana ito na lang ang naging asawa niya. Naggamay sila ng lalaki. Bahagya pa itong tumawa matapos mahawakan ng kanyang kamay. Ang lambot pala ng kamay mo, pare. Parang kamay ng babae. Biglang napalunok ng laway si Marky sa narinig. Pinilit niyang umarte ng normal gaya ng isang straight na lalaki. Magandang araw po. Ganito lang talaga ang kamay ko. Hindi kasi ako nasanay sa mabibigat na trabaho eh. More on office work lang kasi ako. Dahilan na lamang niya. Marami pa siyang nakilala sa side ng pamilya ni Darla. Medyo kabado siya noong una dahil karamihan sa mga ito ay galing sa Amerika at doon nagtrabaho. Ewan ba niya kung bakit tila na pressure siya, lalo na kapag makikipag-shake hands sa mga ito.
lagi nilang napupuna ang pagiging malambot ng kamay niya. Paano mo maipagtatanggol si Darla kung ganito kalambot ang kamay mo? Paano ka makakapalag sa suntukan? Biglang tanong sa kanya ng isa sa mga kamag-anak nito. Alam niyang biro lang yun ng matanda. Pero ewan ba niya kung bakit siya tinamaan ng ganon? Pabiro na lang din niya itong sinagot hanggang sa magwakas ang usapan nila. Hapon na nakaalis ang mga bisita nila. Doon palang nakahinga ng maluwag si Marky. Malamig naman sa bahay nila pero pinagpapawisan siya. Maaga nga siyang nagpahinga noon sa kwarto, habang ang asawa niya ay nasa sala pa rin at tinatapos ang teleseryeng sinusubaybayan nito. Lihim na umiyak si Marky ng mga sandaling yon. Hindi kasi mabura sa isip niya ang biro ng kamag-anak nito. Paano mo maipagtatanggol si Darla kung ganito kalambot ang kamay mo? Paano ka makakapalag sa suntukan? Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Ganoon siguro talaga kapag may tinatago sa pagkatao. Kung umiyak kasi siya ay parang iyak din ng babae. Sa madaling salita, confirm. Muli siyang naalimpungatan ng maramdaman ng mabigat na pakiramdam. Pagdilat niya, bumungad ang nilalang na nakapatong sa kanyang harapan. Ito ang nilalang na nagpakita sa kanya kagabi. Muli nitong hinipo ang kanyang katawan habang unti-unting tumitigas ang pagkalalaki nito na nakatutok din sa kanyang ari. Bigla nitong ibinaba ang katawan at humalik sa kanyang mga labi. Labis-labis ang kilabot na dumapo kay Marky. Pero wala siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Paralisado na naman ang katawan niya. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang paghaba ng dila nito at pumasok sa kanyang lalamunan. Tila may ibinuga ito sa kanya na matabang ang lasa. Parang lasang plema. Muling nagbalik sa realidad ang diwa ni Marky. Isang masamang panaginip na naman ang dumalaw sa kanya. Kahit wala nang ganang lumabas ay napilitan siyang gawin yon dahil sa takot. Tinabihan na lang muna niya ang asawa na abala pa rin sa panonood. Akala ni Marky ay yun na ang huli. Pero sa mga sumunod na gabi, ay patuloy ang pagdalaw ng nilalang na yon sa kanyang panaginip. Hindi na siya nakakatulog ng maayos dahil dito. Minsan nga, may mga pagkakataong namamalikmata pa siya kahit umaga. Pakiramdam niya'y nagbabantay lang ito sa paligid at nagmamasid sa kanya. Hindi pa rin sinabi ni Marky sa asawa at mga magulang ang tungkol doon. Mag-isa siyang kumonsulta sa albularyo hanggang sa mapag-alaman niya na isa raw demonyo ang gumagawa nito sa kanya. Pamilyar ka ba sa incubus, iho? Hindi po eh. Sagot niya rito. Nasa bahay siya ng matandang yun. Incubus ang tawag sa mga demonyong nakikipagtalik sa mga babae sa kanilang panaginip. Succubus naman ang female counterpart nito. Pero ang gumugulo sa iyo ay wala sa kanilang dalawa. Dahil isa naman itong uri ng homosexual demon na kung tawagin ay baklubus. Nangunot ang noo ni Marky sa narinig. Baklubus? Ano naman po yun? Katulad din sila ng incubus at succubus. Ang pinagkaiba lang, sa mga bakla sila lumalapit.
attracted sila sa kapwa nilang homoseksual ang katauhan. Napalunok siya ng laway sa narinig. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ma-o-offend ba siya roon. Kaya kung tunay ngang ito ang uri ng demonyo na gumagambala sa'yo, ibig sabihin ba nito'y hindi ka tunay na lalaki? Tanong sa kanya ng matanda na puno rin ng pagdududa ang mga mata. Hindi agad nakasagot si Marky. Ilang beses umurong ang dila niya bago siya nakabuo ng salita. Ang totoo po kasi niyan, sa lalaki rin po ako nagkakagusto. Tama po kayo. Bakla po ako. Parang maiiyak na sagot ni Marky. Tumango ang matanda at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Tila nauunawaan siya nito. Alam mo, iho, ang mga baklubos ay mas agresibo. Habang tumatagal ay lalo ka nilang gagambalain. Lumalapit lang sila sa mga taong hindi pa umaamin. Kaya sa tingin ko, hindi rin ito alam ng magulang o asawa mo. Tama ba? Tama po kayo. Nahihiyang sagot niya. Parang maiiyak na talaga siya. Lalo kang hindi patatahimikin ng baklubos hanggat hindi mo sinasabi ang totoo sa pamilya mo. Guguluhin ka niya gabi-gabi. Unti-unti niyang sisirain ang pagkatao mo. Kaya kung ayaw mong umabot doon ng lahat, kailangan mong umamin sa tunay mong pagkatao, iho. Pero hindi po ganun kadali yun. Galit po sa bakla ang mga magulang ko. Kapag nalaman nila ito, magdudulot po ito ng malaking kahihiyan sa buong pamilya namin. Pati na rin sa pamilya ng asawa ko. Lalo na't bagong kasal pa lang po kami. Nauunawaan kita, iho. Pero kailangan mo ring unawain na yun lang ang paraan para tigilan ka ng baklubos. Hindi siya aalis sa'yo hanggat alam niyang may tinatago ka. Patuloy kanyang susubukin at sisirain. Hindi na nakasagot si Marky sa pagkakataong yun. Napayuko na lang siya habang nag-iisip. Hanggang sa makauwi ng bahay, ay hindi nawala sa kanyang isip ang mga sinabi ng matanda. Ilang araw siyang nanatiling ganito. Pati asawa niya ay napansin na rin ang kanyang pananamlay. "What's the matter, honey?" tanong pa nito sa kanya. Hindi alam ni Marky kung paano sasagutin ang tanong na yon. Nakatingin lang siya rito habang nag-iisip kung paano aaminin sa asawa na bakla siya at hindi niya ito kayang bigyan ng anak. Sa huli ay pinili niyang manahimik pa rin. Natatakot pa rin siya sa mga pwedeng mangyari kapag umamin na siya. Ayaw niyang masaktan at madisappoint ang mga ito sa kanya, lalo na ang mga magulang niya. Na-depress si Marky dahil doon. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo pang lumalala ang kalagayan niya. Hindi na siya nakakakain at nakakatulog ng maayos. Patuloy pa rin sa pagdalaw gabi-gabi ang baklubos sa kanyang bangungot. May mga pagkakataon pa nga na nakikita niya ito agad kahit hindi pa siya tulog. Labis-labis na takot na ang idinulot nito sa kanya. Hanggang isang gabi, muling nagising si Marky matapos dalawin ng napakasamang bangungot. Isinubo raw ng baklubos ang kanyang pagkalalaki, saka ito pinutol. Hindi na normal ang ginagawa nito sa kanya.
sinasaktan na siya nito maging sa panaginip. Dahil doon, napilitan siyang bumangon sa kama at iniwan ang natutulog na asawa. Nagmaneho siya ng gabing yun kahit hindi alam kung saan pupunta. Ang gusto lang niya ay magpakalayo-layo at mapag-isa. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, ay napalingon siya sa rearview mirror. Napalundag siya sa kinauupuan nang bumungad sa kanyang likuran ng demonyo. Nakangisi ito habang nagbabaga ang mga mata sa kanya. Sa takot ay nawalan ng kontrol sa pagmamaneho si Marky. Hanggang sa tumama sa isang hindi pa natatapos na gusali ang sasakyan niya. Gumuho ang kabilang bahagi nito at lumikha ng ingay sa paligid na nagpataboy sa mga ibon sa puno. Kinabukasan, labis-labis ang pagluluksa ni Darla at ng mga magulang ni Marky. Nang ibalita sa kanila ang aksidenteng nangyari kay Marky, natagpuan itong duguan sa loob ng sasakyan at wala ng buhay. Nang umaga ring yun, ay nabasa ng babae ang sulat na iniwan nito sa lamesa ng kwarto nila. Doon inamin ng lalaki ang tungkol sa tunay nitong kasarian. Kasama roon ang paghingi nito ng tawad sa kanilang lahat. Napahagulgol na lang ang babae, pati ang mga magulang ng lalaki. Lalo pang tumindi ang iyakan ng masilayan na nila ito sa kabaong. Kahit wala ng buhay ang lalaki ay bakas pa rin ang lungkot sa anyo nito. Huli na ang lahat para kay Marky. Kung kailan nawala na siya sa mundo, doon lang natanggap at iginalang ng kanyang mga magulang ang tunay niyang pagkatao.